Isang seal na gumagapang sa isang malaking bato ng yelo. Napakabilis matuno ang yelo. Bakit ang hirap bumaba? Dahil malapit nang ipanganak ang kanyang sanggol. Hindi naman nagtatagal ang paglalagay ng mga seal, di ba? Ngunit nang ito ay isinilang ay kailangan itong harapin ang lamig. Nahihirapan itong umangkop sa mga pagkakaiba sa temperatura. Nanginginig siya. May akap lang si mama. Pero hindi sapat yon. Nanlamig ang selyo noong wala pang 3 araw ang edad niya. Malamig na hangin na may halong yelo at niebe ang tumama dito. Ngunit pagkatapos ng 10 araw ay marunong na itong lumangoy. Ito ay natigil sa niebe. Gusto ng mother seal na protektahan ang kanyang sanggol. Gamitin ang iyong katawan upang protektahan ito mula sa hangin. Gayunpaman, ang lamig na ito ay nangyayari sa loob ng 3 araw. Minus 40 degrees. Kahit na ang mother seal, nahihirapan din. Nahaharap sa mga pagpipilian. Sa isang tabi ay isang maliit na bata, sa kabilang banda ay isang mainit na karagatan. Matagal na nag-atubili ang selyo. Upang mabuhay. Sa wakas ay piniling bumalik sa dagat. Nagiiwan ng maliit na selyo upang mapanatili ang yelo at niebe. Nag-aatubili siyang naguhukay ng yelo. Nang makita niya ang kanyang ina na papalayo, tila napakalma niya. Parang pinaghandaan. Ngayon ay hihintayin ko na lamang na makabalik ng mabilis ang aking ina. Kung ang blizzard ay hindi naglaho, ano ang magiging hitsura ng maliit na dagat? Sa wakas, ang araw ay muling nagdadala ng init. Hindi na makapaghintay na lumabas ang mother seal. Pinapanood ang nagyelo na bata na namatay sa aking harapan. Ipahiya mo. Ang inang selyo ay umiyak ng labis. Marinig ang boses ng iyong ina. Nag-react ang maliit na selyo. Tuwang-tuwa ang kanyang ina sa pagngangangangat ang malaking bato ng yelo. Ang gutom at malamig na maliit na selyo ay nahihirapang lumapit sa kanyang ina. Ang mother seal ay naghihintay sa tubig. Pagkaraan ng maraming araw, sa wakas ay nagkita silang muli. Masayang lumuluha si mother seal. Sobrang saya nila ngayon. Ang maliit na selyo ay maaaring sumunod sa kanyang ina sa dagat. Kahit na 0 degrees ang tubig dagat, ngunit mas mainit kaysa sa itaas. Ang mga maliliit na seal ay hindi na kailangang magtiis ng niebe at hangin. Napakataas ng chance ang mabuhay nito. Ang mga batang ibon ay dumaranas din ng masamang panahon. Kung ano ang kanilang magiging kapalaran, sasabihin natin sa susunod na bahagi.